Welcome back sa aking channel. So, babati muna ang worship pick sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko mala si RJ Visa. So, nagpapabati siya, nag-comment sa atin. Next is si Sir Mandy Imperial sa Panta. Pakibisit na lang po ang kanyang vlog. Ganun din ang Quickline Travel, Pagay Antipulo Branch. Lalong-lalo na si Sir Leway Technician. So, idol po natin yan. Magaling yan sa mga LED TV. Next, binabati ko rin po si Fix and Review. Palaging nagko-comment sa atin kahit sa Facebook, sa ating blog. Palagi siyang nariyan. Binabati ko rin si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Next, si San Gico Electronics. Shoutout sa iyo, Sir. Next, kay Bob, Basic Bob. Binabati ko rin si Bung Electronics. So, nag-comment po siya sa atin, kaya nag-shoutout tayo sa kanya. Binabati ko rin si DHAB Tech Blog, TB Tech Blogger. So, ito po ang kanyang mga blog. Pakibisit na lang po. Next, si Sir Mel Electronics. So, nag-comment po siya sa atin. Shoutout po sa iyo, Sir. Next, huli nating babatiin ay si Sir Jun P. Technician. So, ayan, nag-comment po sila sa atin. Kaya, binabati po natin sila. Pakibisit na lang po ang kanilang mga vlog. So, ang pagbati po ay wala sa aking channel, Workshop Picks. Salamat. Continue tayo sa ating gagawin. Hello, welcome back. So, meron tayo dito, meron ako dito nire-repair na desktop. So, pakita ko sa inyo kung anong problema niya. Bali, pinull out ko lang ito galing dun sa clinic, sa x-ray clinic, galing sa baba dun sa kabilang office, kabilang office ng ating customer. So te-test natin sa iyo ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung nagiging problema niya, kaya ko siya pinall out. So, lagay ko lang sa VGA itong ating monitor. Ayan. So, monitor na siya. Plug ko lang yung ating mga gamitin wires para matesting natin. So, plug natin ang isang keyboard. Let's check kung anong problema. So, ayan. Tap sa inyo. So, power on natin. Ayan. Power on natin siya. Mapansin nyo, yung pan, yan, power on, naikot siya. Yan, tapos display. Problema niya na mamatay. Yan, bigla naman siya mamamatay. So, yan yung issue niya. Yan yung kanyang sakit. Yan, so nabuhay siya ngayon, pero kanina nabatay siya. Bali, ginagamit siya, tapos biglang mamamatay. Yan yung kanyang issue. So, parang hindi siya namamatay ngayon. Ayun ang mga problema. So, baka possible, kasi hindi natin dala yung kanyang power cable. Ayun, namatay na siya. Ayun siya. Ayan. Yan yung kanyang problema. Namamatay. Bakit ba namamatay? Yan ang tanong. So, bakit ba siya namamatay? Power cable ba? Or power supply? Sige, titignan natin yung power supply. Okay naman siya yung saksakan eh. So, bago na yung cable natin, namatay pa rin siya. Yan yung kanyang sakit eh. Ginagamit, namamatay. Try ulit natin, power on. Ayan. Ayaw na niya mabuhay. Yan yung kanyang sakit. Ayan. So yun ngayon, alamin natin kung bakit ganun siya. Ayaw mabuhay. Isang main cause problem yan is power supply. Kuha tayo ng power supply. Singan natin. Let's start to diagnose para makita kung ano problema.
So, ayan. So, of course, hindi tayo mag-start sa memory kasi namamatay siya. Pag ganyan ang issue, namamatay. Mag-start tayo sa power supply. Bago tayo mag-proceed sa memory. Kasi namamatay siya eh. Tapos pag pinawero naman siya, ayaw na mabuhay. So, para siya nagpo-protect. Okay. So, lagyan natin dito. Maganda-ganda. Makita nyo. Tanggalin ko yung kanyang power supply. Kanyang power. 24 pin. So, i-plug ko yung aking fixture na power supply. So, basic tayo ngayon. Basic. How to troubleshoot. Hook up. Auto off, power off, then kinat power on. Yan. Yan yung ating i-diagnose. So, saksak natin yung 24 pin. Mapag-repair na ako nito, i-power supply naging problema eh. So, ayan. Sorry, nagalaw-galaw ang ating wala tayong cameraman. So, plug ko na siya dito sa ating power supply. Start ulit natin. Power natin. Power on. Yung power on naman siya. Let's check sa monitor. Yes. May nag-display siya. Yan, tingnan natin kung mamamatay. Sabi warning error delay to enter setup. So ibig sabihin mali yung oras. Kasi na-reset ko siya kanina. Ay, tama ko lang yung oras. Pindot natin ng F1. Tayo ng bio settings. Tapos tingnan natin kung mamamatay siya. Okay, hindi nagpunta sa F1. So control at delete. Hit F2 o delete. Puto, para mapasa tayo sa Simus. Ayan. Ayan, sa Simus tayo. So, arrow down, arrow up, enter to show information. So, ilagay natin October 6, 2020. So, ngayon ay October 13 10 tapos 0, 13. Kasi 13 1 pala 1, 13 2021. So, ilagay natin ang 13. Okay, ilagay natin ang oras na 11:45. Yan. Tapos F10. Lang wala na yung red signal. Yung kanyang caution. Then restart natin. Check natin kung anong problema. Ayan. Meron pa rin. Ang sabi is initializing memory 2GB contradicting USB storage device. Okay, cannot found configure. So yung kanyang mouse not found, so hindi makakita yung mouse. Patayin natin siya. I-plug ko na yung kanyang plug ko yung kanyang SATA power. Ma-boot up natin. Okay. Lagay ko na rin yung isang RAM. Kasi ang RAM niya ay dalawa. 2GB, 2GB. Para bali 4GB. So, binunot ko ba ang power? So, binunotin natin yung power. Of course, huwag tayo magsasalpak ng RAM ng kahit anong device na hindi binubunot ang power. So, yan ay isang magiging cause ng pagkasira. So, basic po yan. Basic troubleshooting. Of course, bago natin i-plug yung power, plug natin yung power bago natin i-plug yung kanyang SATA power ng kanyang hard disk para hindi masira. Testing muna natin kung magkaroon siya ng display. Kapag nagkaroon siya ng display, saka natin siya i-plug yung kanyang SATA power. So, display.
Let's check. Ayan. Is monitor ang aking ginagamit. So yan, meron na siyang display. USB mouse na tayo. Not found. So patayin natin ulit. Shut down. O, bulatin natin yung power. Tapos plug natin yung kanyang SATA cable. Okay, cut yung isa. Dito tayo. For basic testing po tayo, ha? Basic testing and troubleshooting. Ayan, hindi naman kayo magkakamali ng saksak nyo. Dito natin siya. Tapos, ano pa? Ayan, naka-plug na ating SATA power na hard disk. Ating supply, okay. Bubot natin ngayon sa ano. Lagyan natin siya ng mouse. Natin ang mouse kasi not found yung mouse detected, so lagyan natin yung mouse. So, USB mouse yung gagamitin ko, so ang na-detect niya lang is USB cable. Yan, yeah. Ready plug. Yeah. So power on ko siya, power on. So pinower on natin, hindi naman nakasaksak. Okay, saksak natin, power on, umikot yung pan. So wait, magkaroon ng display. So yeah, hintayin natin kasi kaya lumabas yan dahil nagkaroon ng auto shutdown ng hindi inaasahan. Nagkaroon ng power off disruption. Disruption. Ayan. So call natin. Test natin mga ilang minutes para makita natin yung problema kasi namamatay siya. Pag ganun kasi, so issue is power supply. Oops, nakalog-kalog ang ating ayan, antay ko lang, test ko siya ng 3 minutes din i-show ko sa inyo, ano? Just pause the video para hindi masyadong umaba para makita natin kung buhay pa rin ang gumamaya. Okay? So ayan, ako po lang minutes, so hindi pa siya namalta until now. So decide to replace the ang kanyang power supply. So palitan natin, so kontakin ko lang ang customer natin para ipaalam sa kanila na papalitan ng power supply at mapalitan na natin. So ayan, bibili muna ako ng power supply pagkatapos ma-approve nila, then i-replace ko siya. Okay, continue natin ang video mamaya.